saan man kayo naroroon, ano man ang inyong ginagawa, naway ligtas kayong lahat. Mga palangga, samahan ninyo ako. Magluluto ako ng sinigang na buto-buto. Isishare ko sa inyo kung paano ko ito pasasarapin. Bago natin umpisahan ang pagluluto, muli magpapakilala ko sa inyo. I'm Maria Jovita Ramos Villaruel and welcome for my Mama Jovita Food Vlogs at iba pa. Para makasunod kayo, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. Pakipindutin lamang ang notification bell para every time na mag-upload ako ng new videos, mapapanood niyo ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sinigang na buto-buto. Gusto ko kumain ng masarap na sinigang. Gusto ko humigop-higop ng sabaw. Kaya mga palangga, ito po yung aking mga ingredients para sa gagawin kong sinigang na buto-buto. Ito po. Yung spare ribs, nakakatay lang po ito ng kapitbahay namin. Bumili ako sa kanya ng 1 kilo. Kaya sariwa ko ito. 1 kilogram spare ribs. Tsaka ito po yung aking mga kailangan para sa sinigang ko na buto-buto. Kamatis, sili, gabi, laman ng gabi, sibuyas, sinigang sa sampalok. Norco ito eh, ginamit ko. Pero kulang pa to, kaya dagdagan ko na lang. Dalawang talong, tsaka sitaw, labanos, pangkong, 3 tablespoon na patis, asin na 1 teaspoon, tsaka ito 1/2 teaspoon na paminta. Hahanda ko na po, hihiwain ko na yung mga sangkap niya para sa aking lulutuin sinigang na buto-buto. Atin ang umpisahan ng pagluluto. Ipagkahin muna natin para umabsorb ang lasa ng buto. Kamatis. Mga palangga, mas maraming kamatis, mas masarap. Sabay-sabayin nyo lamang. Tapos, isang kutsahin natin ng maigi para manuot ang lasa ng patis. At saka asin sa karne. So, malasang malasa. Kaya, masarap ang ating sinigang. Asin, yung patis, yung pamintang buo, 1/2 teaspoon, tapos haluhaluin lamang. Thank you.
sinigang. Kaya malasang malasa po mga palangga. Kaya subukan nyo. Magugustuhan po ng mga kasama nyo sa bahay at ng mga kitos ninyo. Masarap po higupigupin ang sabaw. Itakpan ko muna. Wow! Bango! Aromang-aroma na ang silang kotsa kong buto-buto. Ayan na oh, natutubig. So, ang gagawin natin dito, patutuyuin muna natin bago natin sabawan. Kung may pressure cooker po kayo, pressure cooker nyo, napakadali lang. Grabe. Bango? Wow! Sama ko na yung baby. Wow! Ganito po. Patuyo na po. Tapos sasabawan ko na ito. Bata pa itong baboy. 3 months lang. Kaya hindi ko na ipipressure po. Kaya madali lang itong lumang po. Grabe, sarap. Bango-bango. Ang ganyan. Isabay nyo na yung gabi para lumambot. Kasabawan ko na po. Naghahalo yung bango ng patis, paminta, at saka kamatis. Napakabango. Tatlong baso na yan. Ganun lang pang-apat. Pour in a half glass of water. Palalambutin ko pa ito. Papakuluin ko muna. Tapos ilalagay ko na yung nor sinigang sa gabi. Takpan ko muna ulit. Ilalagay ko na po itong yung nor sinigang sa gabi. Haluin ko muna. Okay. Check na natin kung malambot na yung kape. Malambot na. Lagay ko na yung sitaw, panos, saka talong. Tapos, ayan, palaputin lang natin. Antayin natin maluto ang gulay bago natin ilagay ang kangkong. Takpan muna natin. Sarap. Malapot ang sabaw, oh. Tignan ko po kung sakto yung asin. Dagdagan ko na unti ng soap base. Ang kulangan.
Kunti lang po. Ilalagay ko na din ang kangkong. Lutong siligang na spare ribs. Mga palangga, subukan nyo. Mapapawaw kayo sa sarap. Yummy! Tara na! Manangaliya na tayo! Maraming salamat sa suporta. Bye-bye!